What's up mga ka-chibi? Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagpipilgrimage sa iba't ibang mga simbahan. So ang ating next destination naman ay ang simbahan ni San Antonio de Padua na matatagpuan dito sa Bana. Kaya tara at samahan ninyo ako makiisa sa kapistahan ni San Antonio de Padua dito sa kilalang kambal na simbahan ng Sampaloc, Maynila. What's up mga ka-chibi? Nandito tayo ngayon sa Sampaloc, Maynila para makiisa sa kapistahan ni San Antonio de Padua. So kasama ko ngayon ang aking mama. Ayun. First time niya dito sa kambal na simbahan. So tara! Siguro nag-start na yung 4 PM mas siguro 6 PM na lang kami kasi dadaan muna ako sa Archdiocese and Shrine ng Early of Loreto. So may alay tayo muna doon kay Mama Mary bago tayo doon sa kapisahan muna ni Kuya Antonio, no? So ayun, nakikita ko na yung church. Ayan yung simbahan. What's up guys, nandito tayo ngayon sa kambal na simbahan. Ayan yung kay San Antonio. At ayan yun naman yung sa Our Lady of Loreto. Ayan, kasama ko si Mama. Ayan. So, kambal na simbahan siyang tawagin. Kasi ayan, actually magkatabi sila. Yung isa in honor of Our Lady of Loreto, ito naman kay San Antonio. So, dito tayo Mama. Ayan. So, tara. Pasok tayo. Tour ko muna kayo sa loob. Ito yung kay San Antonio. Ayan yung kay San Antonio. So mamaya tayo. Ito muna tayo sa Early of Loreto. Bago tayo mag-attend ng mass, so ongoing na kasi yung 4 o'clock PM mass, dito tayo muna sa Early of Loreto. So ito yung Archdiocese and Shrine of Early of Loreto. At nakadamba na dito yung venerandong imahe ng Birhen ng Loreto. Yan, ang pinta kasi ng Sampaloc, Maynila. So, tour ko muna kayo dito. Ito yung kanyang shrine ng Our Lady of Loreto. So kung gusto niya magdasal, ayun, meron sila ring adoration chapel sa gilid. So sinsarado kasi siya ngayon. Ito yung terika ng kandila dito. At ito yung kabuuan ng kanyang simbahan. Dito tayo daan muna sa gilid. Kasi may aalay tayong ex-voto dun sa Birhen ng Loreto. Ito naman yung replica image ng Birhen. Ayun. Doon. At dito naman yung office. So itong grounds na to, itong sacred grounds na to, ay actually donated sa mga Franciscan. Kundi nagkakamali base dun sa plaque na nabasa ko. So tara. Ito yung iaalay natin sa Birhen ng Loreto. So, yan. So, tara na. Ayon sa kasaysayan, ang mga Pransiskano ang unang nagawa ng simbahan sa Sampaloc noong 1613. Ito ay ginawang parokya noong taong ding iyon, kasama ang paglalagay ng imahe ng Our Lady of Loreto. Isang kumbento ang itinayo malapit sa simbahan noong 1621 na nagsilbing unang tahanan ng kongregasyon ng poor clergy sa bansa. Ang unang simbahan ay muling itinayo ng dalawang beses, una noong 1614 bilang resulta ng 1639 na pag-aalsa ng mga Chino na sumunog sa simbahan at muli noong 1666 pagkatapos ng pinsala mula sa 1645 na lindol at dahil sa pangangailangan ng lumalaking komunidad sa Sampaloc. Naapektuhan din ang simbahan ng lindol noong 1880 at pagkatapos ay itinayong muli ang nabagsak na tore nito. Ang pangasiwa ng parokya ng Sampaloc noon ay binigay sa Archdiocese ng Maynila na ipinatupad noong 1899. Ang labanan sa Maynila noong 1945 ay ganap na winasak ang orihinal na simbahan. Pansamantalang itinayo ang simbahan bilang istrukturang kahoy at kawayan at noong November 22, 1958, ang kasalukuyang simbahan ay natapos at muling inilaan sa Our Lady of Loreto. Ang simbahan ay tinaas sa katayuan ng Archdiocesan Shrine ng Archdiocese of Maynila noong December 5, 2002. So, ayun, Birhen sa unahan.
Ano ba na? Ayun. Ayun sa taas? Oo. Doon tayo sa unahan. So, ayun yung Birhen ng Loreto sa unahan. Ayun yung venerandang image niya. Ito yung kabuuan ng simbahan. Ang laki, di ba? So, itong kabuuan ng simbahan. Tara, doon tayo sa medyo harap para makita yung view. So, ayun siya. Hanggang dito lang tayo. Ayan siya. Diba? Doon natin siya i-offer. Dito na tayo dumaan sa kabilang. May daan na rin ata dito. Pero dito na tayo para sigurado. Ayan. Ito yung kabuuan ng kanyang simbahan. Doon naman tayo kay San Antonio. Sa kabila. So naalay natin yung ex-voto sa birhen. Nga pala, ito yung birhen na ginagamit naman kapag motorcade. Hindi na kasi nilalabas yung original. Kaya yung motorcade. Yan. O kaya pag may prosesyon siya ang ginagamit. Ah, dito tayo. Sarado na pala dyan. Binakura nila. So, attend naman tayo sa San Antonio. So, dito yung office ng Secular Franciscans. Ayan. Ito yung grotto. At ito yung simbahan niya. At first time natin makakapasok sa loob. So tara. Katabi ng Archdiocesan Shrine of Our Lady of Loreto, ang St. Anthony of Padua Shrine, isang simbahan na pinangangasiwaan ng Venerable Third Order of the Franciscans. Tinunto ng simbahan ang mga pinagsimulan nito noong 1794, nang ikatlong orden ay nagpatuloy sa pagtatayo ng sarili nitong simbahan malapit sa lugar ng Loreto Church sa imbitasyon ng kanilang mga kapatid na Pransiskano na nangangasiwa sa Loreto noong panahong iyon. Ang simbahan ay orihinal na inaalay sa Our Lady of the Pilgrims o sa Espanyol, Nuestra Señora de la Peregrina. Ngunit ito ay nawasak kasama ang orihinal na Loreto Church sa labanan ng Maynila noong 1945. Ang trabaho ay nagpatuloy sa ilang sandali para sa pagpapatayo ng bagong simbahan na natapos noong 1947. Sa pagkakataong ito, ang simbahan ay inialay bilang isang dambana kay San Antonio ng Padua matapos magpasya ma-Pransiskano na ilipat ang mga gawain debosyonal sa simbahan sa Intramuros hanggang sa Sampaloc Church. Dahil sa kanilang kalapitan at ibinahagi ang kasaysayan, ang mga simbahan ng Loreto at San Antonio ay nakilala bilang kambal na simbahan ng Sampaloc at kambal na simbahan ng Bustillos. Punta tayo ngayon sa may altar ni San Antonio. At ito ang kabuuan ng loob ng simbahan. Ang shrine. Ba? At ayun. San Antonio. So, sa altar ni St. Anthony, ang makikita mo ay si St. Anthony, St. Francis of Assisi, and St. Pierre. At isa dito yung venerated image naman ng La Peregrina. Saan tayo ni Mama Mary na dito siya matatagpuan sa St. Anthony Shrine. So, tara na! Let's go! 6 PM mas naman ang susunod dito. Ang ganda oh! Oh, meron tela galing kay St. Anthony. At meron yung bread. Pwede makahingi po. Thank you! Oh, may bread. So, dito siya sa gilid.
dito pala sa gilid, guys, merong isang image ni Saint Anthony. I think ito yung ginamit doon sa procession. At tama nga, sa motorcade kahapon. Ayan. Yung parang siya yung sa apparition ni Saint Anthony. At may relic. May relic ni Saint Anthony. So, dito sa grotto, pray muna tayo dito. So, saan ba kukuha ng candle? Ayun. Doon. Since it's our first time dito sa shrine ni Saint Anthony, yeah. So, pray muna tayo. Direct tayo kind of for our prayers. So, tapos na yung mass. At after ng mass, namigay yung... May mga friend pala tayo dito. Binigyan ako ng... Stampitas ni Saint Anthony. Ay, wait, sorry, nakabaligtad yung isa. Ayun. Tatlo to. So, ayun. Nakatawa. Tapos meron pa silang yung pinamimigay na stampita na may cloth. Pinahidyata yung kay Saint Anthony. So, masayang experience to. So, dito tayo nakipiesta in honor of Saint Anthony of Padua sa Sampaloc, Manila. So, ayun yung mga kaganapan dito sa Sampaloc, Manila, sa kapistahan ni San Antonio de Padua. So, napaka-solemn ng mass. And hanggang sa muli, kita kids!